Mayroong posibilidad na itong si Ralphco ay mapunta dito sa Northport Batang Pier at ang magiging kapalit niyan ay itong si Cade Flores. Alam natin na si Cade Flores ay matunog ang pangalan at nalilink dito sa San Miguel Beer, pero parang urong sulong ang San Miguel pagdating dito sa mga trades at yan ang dahilan kaya baka pumasok na sa eksena itong Barangay Ginebra. Dahil kung itong San Miguel ay hindi gagalaw, ang gagalaw na ang Barangay Ginebra at sila na ang kukuha. So tignan natin kung matutuloy nga ang ganitong klaseng trade. Kung sakasakali itong si Ralphco ay isang magandang nakita natin na isa sa mga tinatawag na mga role players. Nung binigyan ng minuto ni Coach Timko, nag-deliver ito. At kung yan ay makapaglalaro dito sa isang kupon na kung saan siya mabibigyan ng mas maraming playing time katulad ng Northport Batang Pier, lalo nalalabas yung galing nito. So dito makikita natin talaga kung ano ang magiging reaksyon ng Northport. Well, sasabihin ng iba sigurado na mapapayag yan. Pero ang tanong kasi dito, ito kaya si Cade Flores sa Barangay Ginebra nga mapunta o baka naman dito sa San Miguel. Ito kasing San Miguel, parang hindi malaman ang gagawin kung magte-trade o hindi. Kaya sa ngayon, kung hindi gagalaw San Miguel, Ginebra na lang daw ang kukuha dito kay Cade Flores at si Ralphco ang ipapalit nila. Mukhang balanse naman yung trade na yan ayon sa mga nasa kampo ng Ginebra. Kaya sa tingin nila ay siguradong papayagan ito ng PBA Trade Committee. Kapag ito ay nangyari na, lalong gaganda ang front court ng Ginebra at hindi na nila masyadong iindahin itong pagkawala ni Jamie Malonzo. Dahil syempre yan ang pinuproblema ng Ginebra ngayon dahil alam natin na wala nga itong si Malonzo at yan ang dahilan kung bakit hirap sila sa match-up. Kaya nga nila kinuha itong si Ben Adamos. Sa ngayon, ongoing pa rin yung usapan ng Northport at Ginebra. At syempre, tinitignan din kung anong gagawin ng San Miguel, kung kukunin ba talaga si Cade Flores o hindi. Ilalagay na nga ba ng posting sa trading block itong si Kevin Alas? Isa ito dito sa mga tinatanong ng mga fans ngayon dahil alam natin na si Robert Bolick ang main man ngayon nitong NLEX Road Warriors. Pero ito si Kevin Alas ay baka bumalik na kapag nakarecover dito sa kanyang ACL injury. Pero kahit makabalik na ito si Alas, sa tingin ko, hindi ito sa magiging main man ng NLEX. Dahil syempre, iba laro ni Bolick kumpara dito kay Kevin Alas. Ito ang aabangan natin. Pero maliwanag dito, itong si Kevin Alas ay isa ito sa mga tinatawag na mga players na mataas pa rin ng value. Ang problema nga lang kasi dito, palagi ito na nagkakaroon ng mga injuries at yan ang dahilan kung bakit hindi siya nagagamit ng madalas. Kung kinakailangan, ay itong si Kevin Alas ay ite-trade na dito sa Meralco Bolts. Malamang ang maging kapalit niyan, isa rin naka-injury dati itong si Aaron Black. Pero titignan natin kung matutuloy ito. Dahil syempre kinakailangan gamitin nila Blackwater dahil sister teams ang NLEX at Meralco. Ngayon po pwede rin na maging tandem itong si Alas at si Robert Bolick. Dahil may mga nagsasabi na ang problema naman dito sa NLEX masyadong umaasa kay Bolick at wala na tumutulong sa scoring. At alam natin na itong si Kevin Alas ay isa doon sa mga players talaga na magaling mag-contribute pagdating sa scoring at isa din sa mga tinatawag na clutch players ng liga. Kaya sa tingin ko, medyo mapag-iisip muna si Coach John Wojcicco kung ititrade nga si Kevin Alas o hindi. Ang focus ngayon ng management ng NLEX, unang-una siguraduhin 100% makarecover si Kevin Alas mula doon sa kanyang injury. Pangalawa, kapag nakarecover na to, pag-aaralan o i-evaluate muna yung laro niya. Ibig sabihin, hindi ito kagad ititrade. Titignan nila kung ano ang laro nito at kung akma pa para dito sa sistema gustong pairalin ngayon ni Coach John Wojcicco dito sa NLEX Road Warriors.